Marami naman tong benefits sa ating skin. Syempre, hindi lang siya basta kape. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, welcome to my YouTube channel. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, just click the subscribe button below and then the notification bell para maging updated ka sa lahat ng may a-upload kong videos. So ngayon, para akong magsusumba sa aking itsura ngayon, naglagay ako ng turban dahil ang isi-share ko sa inyo ay face and body scrub. Ipapakita ko sa inyo tong video clip kung paano ako nagbubrew ng coffee. If you wanna know my thoughts, just keep on watching! Sobrang masaya at nakakamiss na nga magbarista and marami akong natutunan doon since nagtagal din naman ako doon. And then, itong isi-share ko sa inyo ay isa sa mga pang-pa-beauty na natutunan ko nung ako ay barista pa. And ang gagawin ko ngayon is itong coffee face and body scrub. So, katatapos ko lang mag-brew ngayon and yung ginamit ko, Hanabishi brand yun na coffee maker. Available yun sa SM Appliances. Sa Shopee, Lazada, available naman. And kung hindi ako nagkakamali, less than 1,000 yung price nun. And yung ginamit kong coffee grounds is Arabica. Coffee ground sa, nabili namin siya sa Mahogany Market, kinikilo siya. And 100 pesos yon, 1/4. Marami silang choices, Robusta, Arabica, may mga barako pa nga. And then, yung Arabica, yung barista ako, yung Arabica na coffee ay ginagamit siya sa mga cold drinks. Pero pwede rin naman siya sa mga hot drinks. And ayun yung ginagamit namin. And barako. Dahil sobrang addict dito magkape, lalo na si ate and nanay na mahihilig talaga sa kape. Pero ako, yung Arabica lang yung best bet ko dahil mahilig ako sa mga ice. And perfect yung Arabica na coffee sa mga cold drinks. And then, yun yung mga healthy na coffee kaysa sa mga 3-in-1, diba? Kaya, if you want to try, mag-coffee maker na lang kayo. And then, bumili na lang rin kayo ng coffee grounds dahil mas healthy yun kaysa sa mga 3-in-1 na templado na and powdered drink na siya. And, mas maganda talaga sa health yung etong freshly brewed, diba? And then, eto na, mag-start na tayo! Okay, so let's start. Siyempre, unang-una, ipapakita ko sa inyo yung nakuha kong coffee grounds sa aking binrew kanina. Fresh na fresh. Arabica tong ginawa ko kanina. Sobrang bango. And lalagyan ko rin siya ng sugar. Itong sugar na gamit ko ay itong City Blends. Yung sa 7-Eleven. Dahil mahilig din ako mag-coffee doon. And alam naman natin na ang sugar ay nakaka-remove ng ating dead skin sa ating face. And super best talaga siya mag-exfoliate ng ating skin. Lalagyan ko rin siya ng olive oil.
Kung wala kang olive oil, pwede naman yung coconut oil. And ito naman, nakaka-smooth siya ng skin and nakaka-glow din. Nakaka-fade din siya ng acne scars. At syempre, maraming nagtatanong dyan kung bakit ba kailangan mag-exfoliate? Kailangan ba natin gawin yun? Required ba natin gawin yun sa ating mga pangangatawan? Syempre, yes. Kasama palagi ang pag-exfoliate ng skin sa ating skincare routine. Dahil ang pag-exfoliate ng ating skin, nakaka-remove siya ng dead skin. Nakaka-fresh din siya ng ating skin and healthy skin. Anti-aging din to and nakaka-clear ng dead skin na nakaka-cause ng dullness. So, sino ba naman sa atin ang gusto na mukha tayong lanta, na mukha tayong ewan yung mukha, diba? Syempre, kaya kailangan natin mag-exfoliate. And of course, bakit nga ba coffee itong gagamitin ko? So, as a former barista, isa to sa natutunan ko talaga na panggamit since yung barista ako, tinatapon lang namin to. So, after mag-brew, itong coffee grounds ay tinatapon na namin. Pero minsan, may mga nanghihinging customer since ito ay pampataba rin sa mga pananim. Kaya hinihingi nila, pero minsan pinagbabawalan din kami kasi yung ibang customer ay nasasanay. Kaya ayun, so ako, inuuwi ko siya, kumukuha talaga ako lagi doon kaysa itapon dahil ginagamit ko siya face and body scrub, kaya isi-share ko sa inyo kung paano ba ito. And bakit nga ba coffee yung gagamitin ko? Maraming benefits ang coffee sa ating skin. Isa na rito ang cellulite reduction, anti-aging din siya, and then meron din siyang vitamin B3 for skin cancer. Nakaka-reduce din siya ng dead skin, pimple marks, acne, and then of course, yung last, nakaka-treat din siya ng dark circles dito sa ating mga eyes, sa mga may hilig magpuyat. So, let's start! Na nakuha ko kanina, kukuha lang ako, meron ako dito ng spoon, kukuha lang ako ng 1 teaspoon. Kukuha rin ako ng sugar. Ilalahat ko na itong sugar. And then, 1 teaspoon ng olive oil. And then, mix nyo lang. Kung wala kayong coffee maker, syempre, pwede rin naman yung mga Nescafe. Lagyan nyo lang ng sugar, honey, lemon, pwede din. Dahil maganda rin siya sa skin. At nakaka-remove din siya ng dead skin. So, okay na to. Pero this time, hindi ako gagamit ng brush. And ang gagamitin ko lang ay itong maghiwagang kamay ko. Kumuha lang ako ng konti and then irarab mo lang siya sa iyong face. Perfecto na ngayon ko ginawa kasi marami na akong blackhead. At kailangan na siya ma-exfoliate para matanggal na sila. Ang sarap sa face ng olive oil. Sobrang lambot. Kapag nag-i-scrub ako, iniiwan ko lang siya ng 10 minutes. 10 to 15 minutes, ganon. Nagpo-focus ako dito palagi sa aking ilong dahil dito marami laging dead skin, blackheads, whiteheads, dito palagi, and then dito sa chin. Hintayin ko lang mag 10 minutes and I'll be back.
Kakatapos ko lang mag-wash ng aking face and eto na yung result. Normally, yung barista ko, coffee grounds lang yung ginagawa ko and then water. Ngayon ko lang to na-try na nilagyan ko ng olive oil. And kung wala kayong olive oil, coconut oil pwede. And then dinagdagan ko pa ng sugar. Sobrang ganda siguro ng effect nito. And then, hindi ako nagkamali. Ang ganda-ganda ng effect pag pinagsama mo yung olive oil, yung sugar, and then yung coffee. Sobrang perfect nilang tatlo. And sobrang ganda ng resulta. Ang lambot niya sa skin at na-remove niya talaga ang mga dead skin ko dito, lalong-lalo na blackheads, whiteheads, dito ako marami sa ilong, and dito sa chin, ang lambot ng skin, grabe. Sobrang ganda pala ng resulta pag nagsama-sama doon tatlo. Dahil ako dati, yun nga, water lang yung gamit ko and then yung coffee grounds. Pero this time, ito na yung gagawin ko. Lalagyan ko na palagi ng olive oil and then ng sugar. Marami pa akong natira dito. And ang gagawin ko, gagamitin ko na lang to sa aking body pag naligo. Imbis na itapon, diba, gamitin mo na lang siya sa mukha mo, sa katawan mo, mas maganda pa yung effect. And hindi sayang. And pag sensitive skin ka, once a week ka lang dapat mag-exfoliate. Pag normal and combination skin ka naman, combination dry and oily skin katulad ko, ay 2 to 3 times a week ka dapat mag-exfoliate. Sa mga katulad ko, na hindi mahilig mag-lotion, hindi mahilig mag-apply ng lotion sa mukha, sa katawan, ito ay i-recommend ko sa inyo dahil sobrang ganda ng effect nitong coffee scrub na to sa skin dahil sobrang lambot at hindi mo na talaga kailangan mag-lotion. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw na ito. Thank you for watching and don't forget to subscribe below. Bye!